Welcome back mga bossing, nandito na naman tayo sa isang video kung saan ang ginagamit natin ay apastrat or aqua plant aqua strategy. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, huwag kalimutan na mag-subscribe. Okay, ang kalaro natin dito ay bird, beast, and plant. Okay. Round 1 gawin natin since meron tayong ano, magnakaw tayo. Try natin magnakaw. Okay, nakanakaw tayo isa. Dalawang vegetable bite, isang cricket trap. Ang ginawa ng kalaro natin, naku! Oh, sayang naman oh. Dalawang vegetable bite. So, ginawa niya, minus 2 energy. Gain siya ng isa. So, 3 energy siya ngayong round. So, 3 energy, hindi niya kayang i-burst yung aqua. So, ang gagawin natin ay mag-angry lang. Gamitin natin yung card ng aqua natin sa harap. Tapos, mag-spicy surprise tayo. Para ma-disable natin yung nakaw. Although, hindi na siya masyadong kailangan dahil nga gumamit na siya ng dalawang vegetable bite. Tandaan ninyo, pagka gumamit ng dalawang vegetable bite or nakita nyo na gumamit ng dalawang vegetable, malalabas na lang yung card na yon around 6. Okay, gumamit ng 2 cards yung kalaro natin. Okay, itong gumamit din siya ng 0 cost card. Tapos tayo gumamit. Okay, dalawang 0 cost card. Isang sa plant, isa sa beast. 3 energy siya. Since wala tayong tira ngayon, at wala rin tayong speed plus, gawa tayo October treat na lang tayo para at least ma-defense natin. Gumamit siya ng all-out shot. Okay. 0 cost yung all-out shot, tapos gumamit siya ng 3 energy. Binurst na niya yung aqua natin pero hindi niya kaya i-burst yung plant natin dahil naka-October treat tayo. Kasi pag nag-October treat ka, 121 yung shield niyan eh. Pagka-plant ka. So, 2 energy lang meron siya. Gamit tayo na October treat. Or magandang tayo spicy. October, spicy, tsaka pretty. Para at least mataas-taas yung damage. Yung defense natin, at the same time, makaka-attack tayo. Hindi pa ma-burst yun. Gumamit lang tayo niya para ano, masustain natin yung plant. Kasi masyado pang maaga. Fourth round pa lang, naghihingalo na ang ating plant. So ngayon, binigyan tayo ng ano, dalawang tail slap. Gamitin natin tail slap. Tapos gamit tayo ng star shuriken. Sabayan natin ng spicy surprise. Ginamit ko yung spicy surprise if ever na mag-shield yung kanyang plant. At least meron tayo isang alpang alalay na spicy surprise. 2 energy. So yun nga, nag-pass siya. Dahil hindi niya sasayangin yung energy niya. Kailangan din niya papatay yung plant eh. Kasi nakukuha ng plant yung card. Okay, hindi niya magamit yung nutcrack niya. 4 energy siya ngayon. So, kaya natin i-burst yung ano niya. Yung beast. So, gamit tayo ng Crimson Water, Swift Escape, and Star Shuriken para sure ball. So, ngayon dito, 4 energy siya. Magtitipid yan. Kaya gamit tayo ng October Treat. So, 2 cards lang yung pwede niya gamitin. 2 energy lang yung pwede gamitin sa beast niya para matalo niya tayo by next round. Yun yung nasa isip niya. Kaya gumamit tayo ng October Treat. Maswerte lang dahil nagpas siya last round. So, 4 energy. Kailangan lang niya gumamit ng 2 energy. Dahil pag hindi siya gumamit ng... Okay, 1 energy lang ginamit niya. Kasi all out nga, libre. Free yun, 0 cost. So, wala na. Dahil nagtipid siya. Okay, last stand pa, no? Dahil lang October treat tayo, na-cancel out yung kanyang last stand. So, 5 energy niya. So, 4 energy siya. Most probably kasi ang gagawin niya dito, i-burst niya yung aqua. Aqua yung gagamitin niya, ang i-burst niya dahil nga
alam niyang wala ng card yung aqua. So dito ngayon gagawin natin, wag tayo October treat tsaka Pricky Trap. Since alam din niya na dalawa lang energy natin, kung gagamitin natin yung, ayan na nga, tama, as predicted. So 3 energy ginamit niya, nagreserba ulit siya. So hindi niya napansin, wala na, 33 na lang kasi buhay niya eh. Dahil sa all out shot, ang consequence kasi ng all out shot, pagka ina-attack mo siya, meron ka pang damages. Parang nag-backfire yung damage niya. Ang kalaro natin ngayon ay plant na mayroong heal, bird na walang backdoor, at beast. Okay, first round ginamit niya kagad yung 3 energy niya. Oh, sana mabuhay pa. Okay, buhay siya. Nabuhay yung aking ang ating plant dahil sa tawag doon sa shield na ginawa ng upstream swim. Okay, 2 energy lang siya ngayon. Gamit tayo ng, hindi naman siya makakagamit ng ano, vegetal bite eh. Gamitin natin, sulitin natin yung aqua sa harap. Meron siyang 2 energy, ginamit tayo ng shell jump sa super escape, tapos ng double spicy surprise yung kalaro natin. Okay, wala na yung aqua natin, pero at least nagamit natin siya. So 2 energy ulit siya ngayon kasi ginamit niya last round. Mag-sure lang tayo, magdalawang star shuriken tayo. If ever man na mag-shield or mag-spicy ulit siya or kung ano man gamitin niya. 2 energy ginamit na kalaro natin, nagdalawang ano siya. Destroy ng energy, pero wala siyang ma-destroy kasi ginamit natin. So ngayon gamit tayo ng dalawang tail slap at crimson water at swift escape para sure na wala na siya. Last stand siya. So gumamit siya ng double. Oh my. Double one shot. Tapos gamit siya ng Luna Absorb, dalawa, pero hindi nagamit yung isa. So 1 energy, 3 energy siya ngayon. Ngayong round gagawin natin, ibuhusan natin lahat. Huwag na tayo magtira. So 3 energy, baka hindi niya tayo matalo. Kasi 3 energy lang, usually kasi kailangan 4 energy para mag-burst niya tayo. Kasi 420 yung shield natin. Ayun na nga, gamit siya ng 3 energy niya. Tayo, 3 energy, pero meron tayong isang tail slap. So malaking bagay. At the same time, maliit lang kasi ang buhay ng mga bird. So yun na nga, hindi siya mag-last stand. Okay, bird, beast, plant. Bird niya mayroong backdoor. Ingat, dapat pag may backdoor yung kalaro natin, ingat yung pinakamabilis, which is yung nasa back lane ko. So again, gamitin natin yung available na first na ano, na front aqua natin. Gwabi siya ng 3 cards. Nagano, blackmail siya, dalawang blackmail tsaka isang egg bomb. So tayo ginamit ko tong ano, may purpose yan kung bakit ko ginamit yung angry lamb tsaka yung upstream, para at least next turn kung meron available na card, matitira mo yan. Kagaya ngayon, meron tayong shell job, gagamitin natin yan. Tapos gamit natin tayo isang star shuriken siguro. Ayun na nga, buti hindi ng shield yung plant niya, no? Okay, wala na. So 2 energy lang siya. Okay, gumamit siya ng dalawang ano, nag-destroy siya, pero wala siyang mag-destroy kasi ginamit natin. Plus nag-gain siya ng energy, Luna Absorb, 3 energy siya ngayon. So ngayon meron tayong available na card. Gamit natin Tesla Crimson tsaka ano, Star Shuriken. Hindi na siya gumamit, nag-conserve yan ng energy para sa kanyang tawag ito, bird. So 5 energy siya ngayong round. Pag 5 energy siya, possible kasi na backdoor yan. Possible backdoor yan. Kasi 4 energy lang na magamit niya, hindi niya kayang i-burst yung plant natin. So meron pa yung advantage dito. Okay, gumamit siya. Nag-backdoor nga siya. Minus 4 energy. 1 energy na lang. Wala na yung aqua natin, pero okay lang yun. Kasi advantage tayo sa type. Ang mga bird mahina sa plant.
Lalo na kung full HP at mayroong damage yung plant, napakasakit nun. 3 energy lang meron siya. Kahit anong gawin niya, hindi na tayo matatalo. Mabilis yung round na to ah. Ayun na nga. Nag-conserve pa siya. Hindi niya ginamit isang energy niya. Uy, baka akala nyo mahina ang mga bird. Napakalakas ng mga bird. Lalo may backdoor na timingan nila. Masakit ang mga gano. Ganitong mga bird, mga may backdoor ah. So, itong round na to, wala namang backdoor yung kalaro natin. Pero meron siyang soothing song. So, kung plant ng kalaro niya, tatagos. Kahit gano'ng kataas yung defense mo, tatagos lang. Plus, meron siyang all-out shot. So, ngayong round, gamit tayo ng swift escape. Try natin mag-knockout, which is hindi naman siya gumamit ng cards at energy. So, next, na-successful yung pag-knockout natin. At the same time, gumamit tayo yung spicy surprise para hindi maka-knockout yung plant niya this round. For energy na siya ngayon. Ano siyang hair, ah. Okay. Since wala tayong nabigay ng magandang card, pass tayo. Pass din siya, 6 energy. Okay, gamit tayo ng shell job, dalawang upstream, may available lang kasi, kung sakaling mag 4 cards yan, hindi pa rin enough eh, kasi bird yan eh, tail crimson, actually enough yun, pero tingin ko naman hindi niya gagamitin yung ano, dalawang shooting song kasi masyado pang maaga, kung meron man isa lang gagamitin yan. Yan, tapos baka mag-ano tayo. 2 energy pa tayo natira. Gamit siguro tayo na ano. Tail slap siguro. Tsaka crimson, no? Yun yung possible na magandang itira. Para if ever man na hindi ulit tumira, pwede nang ma-burst. Ingat lang dahil sa ganito. Minsan kasi strategy nila, pass eh. Kagaya nito. Ayan, okay ito. Ginawa naman nila, shooting na, no? Shooting, pero hindi niya kaya tayong burst. Okay. So, 3 energy ginamit niya. Meron pa siyang 3 energy na tira. All out shot ha, again. Zero cost lang yon. Pero ang kapalit nun, meron backfire na damage. Okay, so this turn, dahil gamit tayo ng dalawang upstream at buhay pa tayo, makaka-attack pa tayo kung meron tayo available na card. Pero since wala, okay lang. Papatay na natin yan. 5 energy siya. So, malamang at sa malamang, bird ang titira dyan. Ayun na nga, nag-shooting song siya. Minus 1 energy, 4 energy. Gumamit tayo ng crimson, dalawang star shuriken siya, isang tail slap. Sure yan, nawala na yung beast niya. 4 energy. Ang masama lang sa ginawa niya, ay nilagay niya yung mga energy niya sa beast niya. Risk kasi yan eh. Risk na yung ginawa niya. So sana ang ginawa, wala siyang egg bomb, no? Sayang. Kung may egg bomb yun, yun yung pinangano niya. May chance siyang manalo. Pero since wala siyang egg bomb, ay napakabilis ang larong to, no? Dito na po magtatapos ang ating video, mga bossing. At huwag kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe. And hit notification bell para lagi kang updated sa mga APA strategy o aqua plant aqua strategy na ginagawa ng YouTube channel na ito. Goodbye and God bless.